Apat na linggo nang higit 9% ang severe at critical cases ng COVID-19 sa mga ospital. Ayon sa ABS-CBN Investigative and Research Group, ito ang pinakamataas na naitalang malubhang kaso ng COVID-19 mula noong Hunyo. Kinumpirma ito ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere matapos makapagtala ang DOH ng 811 na severe at critical cases o nasa 9.7% ng total COVID-19 admissions noong isang linggo. Nasa 60% na mga malulubhang kaso na ito ay mga hindi pa bakunado o hindi pa nahukumpleto ang primary series ng bakuna. We confirm that the number or the percentage of severe and critical infections had been noted to be increasing for these past weeks. Pero paliwanag ng DOH, hindi ito kailangang ikabahala sa ngayon. Pag tinignan natin sa kabuuan, hindi naman lumalakpas dun sa sinasabi nating 10% na threshold or 1,000 na number ng cases na threshold. It is still 800 plus, nandun lang tayo sa trend na yon. Although hindi natin gustong maliitin yung numero na yon, dahil nakikita nga natin may angking pagtaas no, dun sa severe and critical. Sa katunayan, sabi ng Okta Research, bumababa na rin ang bilang ng mga dagdag na kaso ng COVID-19. Nakikita natin at na patuloy na bumababa ang bilang ng kaso sa buong bansa. In fact, meron tayong negative growth rate sa buong Pilipinas, nasa negative 14%. At yung reproduction number ay nasa less than 1 na 0.97. Of course, medyo significant pa rin ang level ng cases, kaya kailangan patuloy pa rin yung pag-iingat natin. Pero karami ng mga lugar sa Pilipinas, tulad ng sa NCR, bumababa na. Sa Calabarzon din, bumababa na. Tsaka sa ibang, yun nga, karamihan ng mga provinces and LGUs. Ayon sa DOH, nasa 21% pa lang ng eligible population ang nakatatanggap ng booster kontra COVID. Kaya naman inilalapit na ang bakunahan sa mismong mga komunidad para mapataas pa ang bilang ng mga Pilipinong na poprotektahan. Sa unang linggo ng face-to-face classes, dinala ng DOH ang bakunahan sa mismong mga paaralan. Ang grade 10 na si Faith Santos dumiretso sa bakunahan pagkatapos ng ikalawang araw ng klase sa Rizal High School sa Pasig City. Super importante po sa akin na mabakunahan po kasi po iwas COVID na rin po. Sobrang sayo po kasi nakita ko na rin po yung mga teachers and yung classmates po. Nauna nang sinabi ng World Health Organization ang kahalagahan ng pagpapabooster kontra COVID para sa patuloy na proteksyon laban sa malubha at nakamamatay na kaso nito. Wenacos, ABS-CBN News. Naitala po ng Department of Health ang 3,580 na bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Ito na ang ikasampu sunod na araw na mas mababa sa 4,000 ang mga bagong kaso. 50 naman ang naiulat na namatay at ito ang pinakamataas mula noong Mayo 1. Ang active cases ay nasa 30,240 na pinakamababa naman mula noong July 28.